Hello guys, good evening. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. Don't be sad, it was again ako pala si Josh. And for today's video guys, sa mga nagtatanong paano mabalik yung star monetization or yung question nila about dito sa professional dashboard kung paano nga ba magkaroon ng stars, ng ads on reels, tsaka ng in-stream ads. So, mayroong mga ibang newbie or may mga newbie pa din na hindi nila alam kung paano nga ba mag-start kay Facebook. So, yan yung ituturo sa inyo yung pag-guide. And, syempre, kung kayo naman is meron ng star before at biglang nawala, so ano nga ba yung solution na pwede natin gawin. Okay. So, before tayo mag-proceed, guys, shoutout ko lang po kayo. Thank you so much po sa lahat na nag-follow sa ating Facebook Reels personal account at na-reach na po natin itong 90,000 followers in just 3 months. Ayan. So, meron na tayo 91.9. So, by tomorrow, posible magkaroon tayo ng 100,000 followers. So, everyday kasi, nagkakaroon ako ng 10,000 followers. So, wala po tayong ginagamit dito na boosting. Organic reach lang po ito. Based po dito sa niche or sa content na tinuturo ko everyday. So, kaya po tayo nagkaroon ng mas maraming followers at mas maraming views. Pansin nyo guys, before nung nagkaroon tayo ng demonetization issue is zero po lahat na ito, yung performance. Ayan, so ang ginawa ko po kasi dyan, turn off ko yung professional dashboard. So, yon. Upon turn off, zero, back to zero po yung data. Pero ngayon guys, nakabawi na tayo. Meron na tayong 4.8 million impression. Kung hindi natin na-turn off to, nung nagkaroon tayo ng party monetization issues, possible na sa 10 million engagement or 15 million impressions naman po yung nag-gain na natin last month. Okay? So, yun nga guys. At papakita ko na sa inyo. Punta na kayo dito sa monetization. Eto, meron tayo dito ang tinatawag na monetization tool. Yung available tsaka yung not yet available. Yung stars guys, eto, nasa baba. Ang ginawa ko nga po yun is nagkaroon tayo ng party monetization, tinurn up ko yung aking professional dashboard. And nung pag-turn up ko, bumalik yung ads on reels saka yung in-stream ads. Ang hindi lang bumalik yung stars. And sad to say guys, medyo matagal bumalik kapag stars yung na hold or nagkaroon na issue. So medyo matagal to. Papakita ko sa inyo ngayon yung reply ni Facebook nung nag-appeal ako sa kanila. So, ito siya guys. Neredo na siya. So, sabi dito, thank you for submitting an appeal. We have policies in place that require partner to meet certain criteria before becoming eligible for monetization features. These criteria include agreeing to our community standard following content monetization policies and agreeing to follow page and payment terms. And yun nga, sabi ni Meta dito, 90 days pa daw bago magkaroon tayo ng access or mabalik yung star features natin. Kaya kung ikaw is na-search mo ito paano mabalik yung star monetization kapag nagkaroon ng demonetization or na-turn off mo yung professional dashboard mo, pwede tayo mag-wait or mag-comply muna tayo sa standard ni Facebook. So, burahin mo yung mga policy issue na videos mo or yung mga content mo. And kapag nabura mo na yan, hintay lang tayo ng re-access dito sa features star monetization. So, medyo matagal yung stars. Pero, good news naman guys, bumalik naman yung ads on reels natin tsaka yung in-stream ads. So, eto nga yung dalawang tools na available natin. Yung ads on reels tsaka in-stream ads. Kung sa mga newbie, at meron na kayong meron na kayong bonuses, subscription, and yung stars. Basahin nyo guys, baka hindi pa siya available. Meron kasing not yet available yan. So, wait nyo lang guys, i-approve or i-send sa inyo yung invitation ni Meta or ni Facebook kung magkakaroon ka ng eligibility sa stars, saka ads on reels, saka in-stream ads. Sa in-stream ads guys, dapat meron kang 10,000 followers pero again, hindi pa din doon nagbe-base sa requirements na yon. Nagbe-base pa rin yan sa status ng account mo. Nagko-comply ka ba sa part ng monetization? Wala ka bang community guidelines violation? Yung video mo ba is sa'yo talaga originally produced or authentic
video mo ba talaga siya. Kung ikaw is medyo kinabahan na meron ka mga videos na hindi, burahin mo na yan at i-delete mo na. I-clear mo na yung ano mo, yung mga copy or yung mga videos mo na galing sa other platform. Okay, so dito na nga tayo sa Ads on Reels. Mapansin nyo guys, ang biggest source of revenue dito kay Facebook Reels, itong Ads on Reels. Ayan, so meron tayong $2,803 based dito sa month ng February. Okay? So medyo nagulit kayo, medyo malaki. Siguro sa inyo ba, sa iba na mas maraming followers is medyo malaki talaga to. Okay? So pakita ko sa inyo yung previous dito sa payout. Last month guys, kumita tayo dito ng 901 dito sa Ads on Reels and 74 naman sa Stars. So, ima-minus natin dito guys yung 901 dito sa latest Ads on Reels revenue. So, 2,803. So, minus natin yung 901. So, ang earning na natin guys, as of this recording, February 16 po, no? $1,902 kung i-convert natin to sa peso, i-times natin sa 54 pesos, meron na tayong na-generate na ad on reels revenue na 102,000 pesos. Ayan guys. So ito yung earning natin ng revenue mula February 1 to February 16 as of this recording. So kung i-divide natin to guys sa 16 days, every day nagja-generate tayo ng 6,400 pesos. Okay? So hindi pa po dito kasama yung in-stream ads, medyo malaki talaga yung potential ng earning sa ads compared sa Stars. Meron tayong 297. So posible mag-up to ng $500. So yun. Posibleng ma-add natin to na 500 times 54. Ayan, so 27,000 plus natin guys yung 102. So, ayan. Expected natin, eto guys. Ang pwede natin mag-gain by the end of the month. Pero hindi ko pa kino-compute yung natitirang araw. So, sabihin natin yung tawag dito. 2,800, no? I-list natin yung 1, yung 900. So, 1,900, no? I-times natin to sa 2. So, posibleng mag-gain tayo ng 3,500 to 3,800. So, times natin, guys, to sa... I-plus natin, guys, dito yung ano, yung $500 sa in-stream ads. So, 4,300 times natin sa 54 pesos. So, posibleng mag-gain tayo. So, sana... Kasi dumadami yung followers natin. So, estimated pa lang to guys, no? By the end of the month na ito yung pwede natin mag-gain. So, $4,300 or 232,000 pesos. So, ito guys, binibigyan ko kayo ng insight kasi followers ko kayo. Gusto ko malaman nyo yung source of revenue, magkano ba siya daily. Para sa mga susunod, kapag ikaw is meron ng earnings, is alam mo na kung saan nagagaling or paano i-compute yung mga source of revenue kay Facebook Reels. So yun lang guys, thank you so much for watching and hopefully mabalik na yung mga stars natin na nawala or kung wala ka pang ads on Reels, i-clear mo muna yung mga violation mo, i-account audit mo siya or pwede ka magpa-account audit sa akin, i-check ko kung ano nga ba yung mga violations mo, mga existing restriction mo, i-message mo ako sa Facebook. Nag-offer ako ng account monetization setup tsaka payout monetization. So, i-audit ko yung reels mo, yung account mo. So, yun. So, usap na lang tayo sa Messenger. And kung nahihirapan ka mag-clear ng violation, kung ano nga ba yung mga violation na kailangan mong i-remove, pwede kitang matulungan dyan. Okay, thank you so much for watching. See you again next time. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update kita sa mga susunod nating video dito kay Facebook or kay YouTube. Bye-bye!